yung pagkain po siya na ano, na may pansit na may sabaw, tapos ang toppings niya po sa ibabaw na karne, yung galing sa ulo ng baboy, yung kinalas na laman sa ulo ng baboy, yun po ang kinalas. Ang pagluto po ma'am ng kinalas, inalaga po yung ano, yung ulo ng baboy sa sabaw. Pagkatapos meron po kaming sauce, na yung sauce na yun, nandun na po lahat ng pampalasa. Tapos yung pansit po, lalagyan mo po ng sabaw na pinakuluan ng ulo ng baboy. Lalagyan na po ng sauce, saka itatapis na po yung kinalas. Ang nagpapasarap po sa kinalas, yung pong sabaw ng galing sa kinalas mismo ng baboy, pagkatapos po yung sauce na niluluto, nandun na po lahat yung lasa nun. Yung kinalas, talaga original yan sa Naga. Kaya lang, dinala namin ito sa Daet. Magusto naman ng taga-Daet. Tapos yung, kaya kami talaga tinatangkin dito ng kinalasan. Kahit meron na nagbubukas na iba, kasi ang pansit talaga namin galing pang Naga. Kaya kami lang ang kinalasan dito na ang pansit talaga galing pang Naga. Parang one day old na ang mga pansit. Ang bestseller po namin dito yung kinalas talaga. Yung po talaga ang dinadayo po ng mga tao. Iba-iba pong tao, meron po mga iba't ibang lahi na pumupunta dito para tikman yung kinalas namin. Ang kinalas po namin, yung wala po siyang egg, 55 pesos. Pag with egg, 67 pesos. Tapos, may chicharon po yan. Tinatapis nila yung chicharon sa ibabaw, 10 pesos yung chicharon. Dahil meron po tayong inflation rate po ngayong panahon, naapektuhan po ba ang presyo ng kinalas? Nagmahal po ba ito? Last nung August, nagmahal po kami kasi tumaas po yung presyo ng baboy. So nagdagdag po kami ng 5 pesos. Dati po 50 lang yun. Nagdagdag po kami ng 5 pesos kasi tumaas siya. Pero sa ngayon po, okay lang po. Sa ranking po kasi ng international food website na Taste Atlas, isa raw po ang kinalas sa worst dishes sa buong mundo. Ano po ang masasabi niyo po doon sa survey na yun? Kasi, madaming kumakain sa nagating. Siguro nila, lalo na ang mga ano namin dito, ay mga foreigner din kami nagugustuhan, mga Japanese, minsan na, foreigner. Mga Chinese. Kasi mahilig sila sa mga pansit. Hindi siguro, hindi lang nila Kaya lang ba kainahanan nila kasi yung kinalas ba doon? Kaya nung pinapakita ko yung kinalas, bakit ano? Para baka naaano sila sa dugo, yung ulo ng baboy. Para po sa amin, kasi yung kinalas naman, okay naman pong kainin, safe naman siyang kainin. Siguro sa paniniwala po lang po nila yun, pero sa amin po okay lang yun. Wala naman pong problema. Lalo na po sa gabi, mas marami. Oo. Kasi sa gabi, yung mga galing sa inuman or talagang naghahanap sila ng mainit na sabaw. Yan ang gustong-gusto nila. Di naman po hindi naman ito babalik-balikan ng tao kung hindi siya masarap po. Usually, pagkatapos ng trabaho, uwi ako, kumakain ako, nag-order na ako ng kinalas. Minsan, kung hindi ako makakain dito ng dine-in, nag-take out ako. Masarap ang kinalas dito sa Camnorte at kahit doon sa Naga. Kasi pag pupunta rin ako ng Naga, kumakain rin ako ng kinalas. Oo, sulit na sulit. Yung halaga nga na yan, mura pa yan kaysa dun sa iba . At talagang mapapawi yung gutom mo. Tapos kapag pagod ka, galing ka sa pag-ehersisyo, masarap din. Okay na okay yung kinalas. Yung laman niya, tapos yung sabaw. Kasi yung laman sa kasabaw,
eh nagko-complement siya doon sa sa parang noodles. Kaya ano siya, masarap siya. Cooking po ng international food website na Taste Atlas, isa raw po ang kinalas sa worst dishes in the world. Ano po ang masasabi niyo doon? Ako, baka hindi lang nakatikim yung ano niya, nagtagsulat niyan. Kasi siguro kumatikman niya yung kinalas, magbago ang isip niya. Kasi ako ha, nakapunta rin naman ako sa ibang lugar, sa ibang bansa. Eh, kung ikukumpara siguro yung kaparehas, ano, yung ganito na may sabaw, eh, masarap yung kinalas, malasa, tapos talagang, gaya nga nasabi ko kanina, ano, kung pagod ka, o nakakapawi siya ng pagod, masarap talaga yung kinalas. Siguro punta muna siya dito, kumain siya ng kinalas. Kasi kung worst dishes po siya dito na nakasama po sa Rangi, hindi po siya papatok sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga Bicolano. Kasi lahat po ng halos ang kinalas po is dito lang po sa Bicol makikita o matitikman po.